Magandang umaga po! Acronym Lady, oras na upang tayo ay mag-almusal, mag-alay, magmuni at magdasal. Sa umagang ito, pagninilayan po natin ang Ebanghelyo ayon kay San Lucas, Kabanata 12, Talata 8 hanggang 12. Ito ay tungkol sa kahalagahan ng Espiritu Santo. Mag-alay po muna tayo. Ialay natin ang isang buong linggo na nawa ay gabayan tayo ng banal na Espiritu upang lahat ng ating mga gagawin ay maging kalugod-lugod sa Panginoon. Ialay din po natin ang lahat ng ating mga gawain, maging ito ay sa ating personal, pampamilya at pang buong sambayanan. At lalo't higit, ialay natin ang lahat ng ating mga problema, suliranin, nanawa, ang lahat ng ito ay magdulot sa atin ng biyaya upang tayo ay makasunod sa kalooban ng Diyos. Sa linggong ito, pagninilayan po natin ang tatlong puntos na sinasabi ni Jesus ayon sa Ebanghelyo. Ang una po ay ang sinasabi niya na kung sino man ang kikilala sa akin sa harap ng ibang tao, ay kikilalanin ko rin sa harap ng aking mga anghel. At kung sino man ang magsalita laban sa akin, ay patatawarin ko. Subalit hindi ang mga taong maglalait sa Espiritu Santo. At ang pinakahuli, kung tayo ay mababalisa o magkakaroon tayo ng problema sa pagtatanggol sa ating Panginoon, huwag tayong mag-alala sapagkat kahit tayo ay dalhin man sa mga matataas na hukom, hindi tayo dapat mabalisa sapagkat ang Espiritu Santo ang magtuturo sa atin kung ano ang ating sasabihin. Mga kapatid, pagnilayan po natin, paano kaya natin maipapakita o maipapakilala si Jesus sa ibang tao? Di po ba iyon ay mga ginawa na noong mga unang propeta, noong mga unang disipulo ni Kristo? Kinilala nila si Jesus kahit na magbuwis pa sila ng buhay. Kaya nga sila ay mga martir. Sa ating panahon ngayon, paano kaya natin kikilalanin si Kristo? Sa palagay ko, hindi na natin kailangang magpapako sa krus. Simple lang po. Tayo ay manindigan sa kung ano ang tama ayon sa ipinag-uutos ni Jesus. At huwag tayong mahiya na gumawa ng mabuti kahit na ang lahat ng tao ay sumasalungat sa atin. Ang pagkakakilanlan ni Jesus ay dapat makita sa ating sariling buhay. At hindi tayo dapat nahihiya na gumawa at magsabi ng totoo. Ang ikalawang puntos po ay ang sinasabi ni Jesus na sino mang magsasalita laban sa akin ay patatawarin ko. Subalit hindi yung maglalait sa Espiritu Santo. Napakabigat na kasalanan po. Magsalita ng masama laban sa Espiritu ng Diyos. At sana ay iyon ang ating tatandaan na huwag nating laitin ang Espiritu. Paano ba natin nilalait ang Espiritu? Siguro po sa paggawa natin ng mga bagay na nagbabadya ng kasamaan, ginagamit natin ang pangalan ng Diyos. O kaya may mga binagawa tayo na alam nating mali, pero patuloy pa rin nating ginagawa. Sapagkat ang Espiritu ang nagpapabanal sa atin, ang Espiritu ng Diyos. Subalit kung hindi natin ito sinusunod pa rin natin ang ating kagustuhan. Ito marahil ang sinasabi na nilalait natin ang Espiritu Santo. At ang pinakahuling puntos ay ang sinasabi ni Jesus na huwag tayong mag-alala kahit na tayo ay tuligsain ng mga tao. Sasabihin ng Espiritu Santo kung ano ang dapat nating wikain. Sapagkat siya ang gumagabay sa atin. Kahit na hindi natin alam masyado ang tungkol sa kanyang kapangyarihan, nararamdaman natin ito at tayo ay mapupuspos ng Espiritu Santo kung tayo ay nananalig at naging tapat sa ating Diyos. Magdasal na po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakaloob mo sa amin ng banal na Espiritu. Nawa,
ay kami ay makasunod sa kanyang mga ipinag-uutos at sa kanyang mga inspirasyon, at nawa ay kilalanin namin si Kristo sa pamamagitan ng pagsasabuhay at pagsalita ng mabuti sa aming kapwa, pagbalita ng mga magagandang balita ng ating ebanghelyo, at higit sa lahat, pagsasabuhay nito sa lahat ng oras. At sana po ay mawika namin na kayo na po ang bahala, Banal na Espiritu, kayo na po ang magsalita para sa amin. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa, at nawa tayo ngayon ay mag-almusal hindi lamang sa ating katawan, bagkus mag-almusal din tayo para sa ating kaluluwa. Magandang umaga po. Ang inyong acronym lady ay nagpapaalam at nagsasabing nawa ang Espiritu Santo ay maging gabay natin at maging ating inspirasyon sa lahat ng ating mga gawain sa linggong ito. Alam. Pagpalain nawa tayo ng ating poong may kapal. Amen.